Kinakabahan ako tuwing sumasapit ang pulang buwan. Gumagawa kasi ng ritual si Lola. Isang ritual kung saan nag-aalay siya ng isang buong buhay na tao sa aswang na ribulto na kanyang sinasamba. Ito ang sinasabing pinuno ng lahat ng mga lahi ng aswang noong nagdaang mga panahon. Bilang pagkilala sa kanya ay ginawan siya ng ribulto na nakilala ko bilang si Corazon, ang pinakaunang aswang sa buong mundo. Maganda ang nasabing ribulto, makurba ang katawan at may mahabang pangil. Nagsisisigaw ang lalaking alay habang dahan-dahan siyang inilalapit sa batong ribulto. Halos itulak niya ito palayo at alam ko kung bakit. Masangsang ang amoy nito na tila palaging nababahira ng dugo. Ilang tao na ba kasi ang ipinakain ni Lola sa nasabing ribulto? Gumalaw ito. Ilang saglit pa ay nagkaroon ng ilaw ang mga mata ng ribulto. Nalilisik at tila galit na galit. Umusok ang mga ilong na animoy galing siya sa mainit na lugar. At sumingasing na kagaya ng isang mabangis na halimaw. Tumutulo pa ang laway ng nilalang na nagbibigay na nakakapasong likido na tila asido. Ako naman ay nanatili sa isang sulok. Pinanunood si Lola. Minsan ay hindi ko sinubukang makisali sa kanyang ritual o sa pagkain mismo ng tao. Tagadala lang ako sa kanya na pagkain ni Corazon. Tagalin lang ng aking mga nagiging nobyo at saka dadalin sa aming lugar upang pagpiyastahan na minsan lamang din nangyayari. Iyon ang pagsapit ng pulang buwan at pagkagising ng aming mga dugong aswang. Napayuko ako. Ilang beses ko nang ginagawa ito. Kay dami ng inosente ang naloko sa aking alindog. Nabigay rin ng aming aswang na aming ninuno. Kapag hindi ko ito ginawa, ay kusang bababa ng bayan ang aking mga kaanak na aswang upang siyang maghanap ng mabibiktima na ayaw kong mangyari. Matapos gilitan ang lalaki at kainin ng ribulto ni Corazon ang kanyang puso at atay, lumapit ang kilalang matador sa aming lugar. Pinagtatadtad ang katawan nang wala ng buhay na lalaki. Bawat hiwa ay hindi kami nakakalimutan. Lahat kami ay may parte. Pinagmasdan ko ang aking mga kaanak na hayok sa paglamon sa hilaw na laman. Tila kulang pa nga ito sa kanila dahil halos makipag-agawan na sa parte ng may parte. Nilapitan ako ni Lola habang dala ang pinaka-espesyal na parte ng lalaki at iniabot sa akin. Ito ang ari ng lalaki. Ito ang palagi nilang ipinapakain sa akin. Sa paniniwalang ako ang magbibigay ng susunod na lahing aswang sa aming pamilya. Iyon ay upang huwag kaming maubos at magpatuloy sa pambibiktima na siyang gawain ng aming lahi. Kami ay mga nilalang na nilikha sa dilim. Kami ang nagbibigay takot sa bawat kabataan kapag sumasapit ang gabi. Kami ay ang mga aswang. Tinanggap ko ang ibinigay ni Lola at kinain. Malinamnam ang laman niyon. Mabilis kong naubos ang inabot ni Lola at saka ko siya hinarap. Muli na naman niya akong pinahira ng langis. Oras na upang bumaba ako muli sa bayan. At iyon ay para kumuha ulit ng panibagong maialay namin sa aming ninunong aswang upang palagi kaming bendisyonan at mas magkaroon pa ng lakas upang taglay namin ang kapangyarihan na tulad ng mayroon siya nung ito ay nabubuhay pa. Ilang saglit pa, dahan-dahang nagbabago ang aking anyo. Ang aking makurbang katawan ay animoy na puno ng grasa. Ang aking mga mata ay pumula at nagulo ang aking buhok. Nagkaroon ng matutulis na pangil na alam kong siyang ipinagmamalaki naming mga aswang. Nang tuluyan ang magbago ang aking anyo, yumuko ako kay Lola at agad na lumundag palayo papunta sa bayan. Madilim na sa kalsada, ngunit may iilan pang nanatili sa mga maliliit na tindahan, nag-iinuman at nagtatawanan. Ako naman ay naghintay sa dilim, umaasam na may makukuhang muli.
upang mabiyayaan kami ng mahabang buhay. Bilang mga nilalang na likha sa dilim, kanino ko pa inaabangan ang dalawang iyon na ani mo'y hindi matapos-tapos ang pagtungga sa alak. Bala kong sakmalin ang isa sa kanila. Bilang isang bagong aswang, hindi ko pagamay ang bago kong kapangyarihan. Kailan lang nang matuto akong magbagong anyo? Hindi pa kasi ako isang ganap na aswang hanggat hindi pa sumasapit ang 18 kaarawan ko ay mananatili akong hindi tatablan ng lahat ng mga pangontra ng aswang. Kahit nakakapagbagong anyo ako ay hindi naman iyon dahil sa pagiging aswang ko kundi dahil sa langis na ipinapahid sa akin ni Lola. Naalerto ako nang makitang patayo na ang mga lalaking lasing mula sa tindahan. Nagtatawanan ang mga ito at nagpapaalamanan hanggang sa tuluyan na nga itong magkahiwalay. Handa na sana akong sakmalin ang isa nang biglang may kumalabit sa akin mula sa ibaba ng puno. Isang lalaking namamaga ang mga mata ang aking nalingunan. Tingin ko ay kakaiyak lamang nito at malungkot ang kanyang mga mata. Napakunot noon naman ako at tinitigan siya, sabay tanong kung hindi ba siya natatakot sa akin. Umiling ang lalaki, sabay sabing kahit magmukha pa raw akong demonyo ay hindi raw siya masisindak. Sa pagkakataong iyon ay naagaw niya ang aking atensyon. Nakalimutan ko bigla ang aking misyon na manguha ng lalaking biktima. Natuwa ako bigla sa lalaki na noon ay bigla namang bumaghalit ng iyak, sabay pakiusap na maaari ko raw ba siyang isama. Nais na umuna niyang mamatay at habang may nakikita pa siyang aswang ay kailangan niyang lubusin ang pagkakataon. Masakit ang kanyang nararamdaman. Aniya ay nakita niya ang harap-harapang pagtataksil sa kanya ng kanyang minamahal na nobya, kaya nais niyang mawala na raw sa mundo. Kung maaari ay ngayon na, kaya naman isang malutong na halakak ang iginanti ko sa kanya. Mukhang desperado na ang isang ito, kaya naman ay niyaya ko siya sa aking bahay. Bilang isang mapagpanggap na aswang ay may bahay din naman ako bilang tao. Nakikipagkaibigan ako sa mga tao. Nakikihalubilo at ginagawa ang mga gawain na normal na tao. Kaya ko ding tumagal sa liwanag at init ng araw. Kaya naman ay hindi ako naaapektuhan na kahit na anong pangontra na balak nilang ipanakot sa akin. Pinatuloy ko ang estranghero sa aking bahay. Pinaupo sa aking upuan. Hinayaan ko siyang suyurin ng tingin ang aking munting tahanan at napalingon ang tanungin niya ako kung nasaan ang aking mga magulang. Maayos ko siyang sinagot na wala na akong mga magulang. Nawalan na ako ng mga magulang. Napulot lamang ako ni Lola sa daan. Inampun lamang ako ng mga aswang nang makiusap si Lola mula sa kanilang pinuno na huwag akong sasaktan. Bilang pagtanaw ng utang na loob, tinanggap ko ang pamanang itim na bato ni Lola upang sa pagdating ng panahon ay maging aswang din ako na kagaya nila. Ewan ko ba, bigla ay hindi ko naisip na biktimahin ang lalaki. Sa unang pagkakataon ay naawa ako sa tao. Naawa ako sa mga lalaking naging biktima ng panluloko ng kapwa. Kaya naman tinanong ko siya na kung bibigyan siya ng pagkakataong makapaghiganti, gagawin niya ba? Makahulugan tumingin sa akin ang lalaki at nagkasundo kami. Makalipas ang ilang araw, magkasama na kaming dalawa. Walang ingay na gumagapang paakyat sa isang bubong. Habang sinisilip mula sa butas ng yero, ang mag-asawang noon ay naglalambingan. Napangisi ako habang nakalilis ang damit pang tulog ng babae. Napag-alaman kong buntis ang babae at kitang-kita mula sa aking kinaroroonan ang tiyan nito na halos nakakatakam na ang sanggol sa sinapupunan. Matagal ko nang nais na sipsipin iyon. Kumilos ang lalaking estranghero at nagbigay ng hudyat. Pinatay niya ang linya ng kuryente at malayang pumasok sa silid. Narinig ko ang igik ng lalaki, kaya't napangisi ako. Inilusot ko sa butas ang aking malasinulid na dila at saka sumipsip sa sanggol na nasa sinapupunan sa pamamagitan
ng pagpapasok ng aking dila sa pusod ng babae. Napakalinamnam ng sanggol. Tila balot na binilisan ko ang paghigop kasama na ang mga lamang loob ng babae. Bukas ng umaga ay matatagpo ang patay na ang babae. Ngunit walang sugat na matutuklasan. Ang kasama ko naman ay nilalantakan ang asawa ng buntis. Ngunit sa marahas na paraan, kahit madilim ay nakikita ko kung paano niya binutasan ang liig ng lalaki at hinila ang lalamunan nito. Ang dibdib ay pinaglandas niya ng kuko hanggang sa tiyan. Nang sumirit ang dugo ay nasiyahan ako at nakisipsip na din. Nagpupumiglas ang lalaki, ngunit hayok na kaming pinagtulungan siya. Pilit niyang inaabot ang kamay ng kanyang asawa, ngunit patay na ito. Labis akong natuwa nang ibigay sa akin ng lalaki ang puso. Sa pagkakataong iyon ay hindi lang ang masilang bahagi ng aming biktima ang kakainin ko. Nag-18 na ako kahapon at maaari na akong maging aswang na walang turo o ritual o pagpahid man lang ng langis. Tumingala ako sa buwan habang dinadama ng aking dila ang lansa ng dugo at ang talim ng aking kulay pulang pangil. Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Itago niyo lang ako sa pangalang Billy. Gusto ko lang na ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa barberong si Mang Dante. Nang mga panong iyon ay nagbibinata pa lamang ako. Isang dayo sa aming lugar noon si Mang Dante. At mag-isa lang itong naninirahan. Makalipas ang ilang buwang paninirahan niya sa aming lugar, ay naging kilala agad siya bilang isang mahusay na barbero. Nasa masukal na parte nakatirik ang maliit na kubo ni Mang Dante. Subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga taong nais magpagupit sa kanya. Bukod kasi sa mura nitong singil, ay maganda ang pagkakagupit nito, mapababae man o lalaki. Nakikipaghalubilo rin sa mga tao si Mang Dante, kahit hindi nag-iisip ng kakaiba ang mga tao tungkol sa kanya, kahit panadayo lang ito sa lugar namin. Isang umaga ay niyaya ako ng aking kaibigan na si Melnard na pumunta sa bahay ni Mang Dante. Paring Billy, samahan mo naman ako sa bahay ni Mang Dante. Magpapagupit kasi sana ako roon, yaya ni Melnard sa akin. Noong una ay nagdadalawang isip akong samahan siya dahil sa tinatamad ako ng mga oras na yon. Ngunit pinilit niya ako ng pinilit, kaya wala na akong nagawa kundi sumama sa kanya. Tinungo na namin ang bahay ni Mang Dante at nang makarating kami roon, nakita namin nakasarado ang pintuan ng kanyang bahay. Mang Dante, tao po. Paulit-ulit na tawag ni Melnard sa bahay ni Mang Dante. Wala namang sumasagot, kaya't nagpa siya kaming tingnan ang likod ng bahay nito. Naisip naming baka naroroon lang si Mang Dante at hindi niya naririnig ang pagtawag ni Melnard. Nang nasa likod ng bahay na kami ni Mang Dante, hindi namin siya nakitang naroroon. Aalis na sana kami nang may mapansin kaming tila bahid ng dugo na nasa malaking batong naroroon. Nilapitan namin iyon at sigurado kaming dugo nga iyon. Napasinghot pa kami sa hangin at napatakit kami ng aming ilong nang may maamoy kaming malasang samyo ng hangin. Bakit naman ang lansa rito? Tanong ko pa kay Melnard. Napakibit balikat naman ang aking kaibigan. Lalapit pa sana kami noon sa pinto ng likod ng bahay ni Mang Dante. Ngunit nadigas kami nang marinig ang tila galit na boses nito sa aming likuran. Anong ginagawa niyo rito? Bakit naririto kayo sa likod ng aking bahay? Napalingon kaagad kami ni Melnard kay Mang Dante. Kitang-kita namin ang seryosong mukha nito na animoy pinipigilan ang galit sa aming dalawa ni Melnard. Magpapagupit po sana ako. Hindi po kasi kayo sumasagot. Kaya akala namin ay naririto kayo. Kaya hinanap na muna namin kayo, Mang Dante. Tugon ni Melnard, napilit na hindi pinapalata ang kabang nararamdaman. Oo nga, Mang Dante. Dahil narito na rin kayo, gupitan nyo na po itong si Melnard. Sabi ko pa noon, napabuntong hininga na lang kaming dalawa ni Melnard
ng pagsabihan kami ni Mang Dante na sumunod sa kanya. Bago kami tuluyang makaalis sa likod ng bahay ni Mang Dante, ay may bagay pang nakaagaw ng aking atensyon. Ano iyon? Tanong ko sa aking sarili nang may namataan ako sa lupa na animoy daliri ng tao. Napailing pa nga ako dahil kung ano-ano ang nakikita ko ng mga oras na iyon. Kaya't dali-dali na lang akong sumunod kina Melnad at Mang Dante. Habang ginugubitan ni Mang Dante ang aking kaibigan, ay hindi nagbabago ang seryoso nitong mukha. Hindi rin ito umiimik. Kaya tahimik lang din kami ni Melnad. Hanggang sa matapos gubitan ang aking kaibigan, ay hindi pa rin siya nagsasalita. Nagbayad na lang si Melnad at nagpaalam kaming aalis na. Pero bago tuluyang makaalis sa bahay ni Mang Dante, ay nagsalita ito. Huwag niyo nang gagawin ang pumunta sa likod ng bahay ko. At baka sa susunod, hindi ko na mapigilan ang aking sarili. At hindi na kayo makakauwi sa mga bahay ninyo. Seryosong wika nito. Nakaramdam kami ng takot dahil sa sinabing iyon ni Mang Dante. Kahit hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nito, hindi namin maiwasang isipin na posibleng may gawing hindi maganda si Mang Dante sa amin. Hindi na lang namin iyon inisip pa ni Melnar dahil ang mahalaga doon ay nakapagpagupit na siya ng kanyang buhok. Dumating ang mga araw, nagpasya kaming pumunta ni Melnar sa bayan. Nang naroroon na kami, ay maraming kwento ang aming narinig sa mga taong naroroon. May nawawalang bata raw. Uling nakita noon ay sa bahay ni Mang Dante. Nagpagupit daw kasi ang bata, sabi ng ina nito, at hindi na nakauwi pa hanggang sa ngayon. Sabi ng isang lalaki na nadaanan namin ni Melnar, nagkatitigan naman kaming dalawa ng mga sandaling iyon. Naalala kasi naming dalawa kung nakita naming dugo sa bato at ang naamoy naming malansang samyo ng hangin sa likod bahay ni Mang Dante. Imposible naman sigurong pinatay ni Mang Dante ang batang iyon. Tanong ko sa aking kaibigan. Nagkatitigan kaming dalawa hanggang sa muli kaming napadaan sa mga taong nag-uusap. Aswang daw iyan si Mang Dante. Galing daw iyan sa kabilang bayan eh. Nabisto dahil may pinatay na dalawang bata at ginawang pagkain. Kaya pinaalis at napadpad dito sa atin. Ayun pa nga sa nalaman ko roon, sa likod ng kanyang bahay niya kinatay ang dalawang bata at doon mismo inilibing. Mahabang sabi ng lalaki, muli kong naalala noon ang nakita kong daliri. Posible? Bulalas ko ng katagang iyon. Napatingin sa akin ang aking kaibigan at saka nagtanong kung ano ang ibig kong sabihin. Posibleng pinatay at kinatay din ni Mang Dante ang batang nawawala. Alalahanin mo ang dugong nakita natin, ang samyo ng malansang hangin. At pabiting wika ko dahil may napadaan noong tao sa pwesto namin ni Melnard. Natawa pa nga ako noon dahil nakitaan ko ng pagkainis ang mukha ng aking kaibigan dahil hindi ko agad sinabi ang kasunod ng nais kong sabihin. Ano? Inis na tanong pa nito. Sumeryoso naman ang aking mukha at saka nagsalita. May nakita akong daliri sa likod ng bahay ni Mang Dante nung oras na paalis na tayo. Sabi ko pa, nalaki ang kanyang mga mata dahil hindi raw siya makapaniwala sa narinig mula sa akin. Kailangan natin alamin kung aswang na si Mang Dante. Kung sa likod ng bahay nga niya inilibing ang batang nawawala. Sabi pa nito, nagdadalawang isip pa ako dahil nakaramdam ako ng takot. Ngunit kalaunan ay sumang-ayon na rin ako sa kanya. Isang gabi nga noon, nagpasya kaming puntahan ang bahay ng barberong si Mang Dante. May dala pa kaming bag noon kung saan nakalagay ang mga pangontra sa aswang at ang mga gagamitin namin patungo sa bahay ni Mang Dante. Nang makatulog na ang aming mga magulang, ay nagkita kami ni Melnard at tinungo ang bahay ni Mang Dante. Kahit takot man, nilakasan namin ng aming loob. Nang marating namin ang bahay ng lalaki, ay pinatay namin ang dala naming flashlight.
Nagmadyag kami sa bahay nito at walang ano-ano. Nakita naming lumabas ang barbero. Naglakad ito palayo at makalipas ang ilang minuto ay hindi na ito nakabalik pa. Dahil doon ay kumilos na kaming dalawa ni Melnard. Sa likod ng bahay tayo dumiretso. Sabi sa akin ni Melnard, kaya't sinunod ko na lamang siya. Dumiretso kami sa likod ng bahay ni Mang Dante at saka sinimulan ang aming plano. Hindi pa rin nawawala ang malansang samyo ng hangin, kaya't napapatakip kami ng aming mga ilong. Sinimulan na namin ang paghukay sa lupa mula sa likod ng bahay ni Mang Dante. Hindi na kami gumamit pa ng flashlight at hindi gaanong nag-iingay para hindi kami mahuli nito. Nasa kalagitnaan kami ng paghuhukay nang may natamaan ang palang ginagamit namin. Dali-dali namin kinuha iyon at napatakip kami ng aming bibig nang mapagtanto kung ano iyon. Bungo ito ng tao ah. Bulalas pa ni Melnard. Nakaramdam kami ng takot. Kaya dali-dali kaming tumayo at isinilid ang bungo sa bag na aming daladala. Plano kasi namin umalis sa lugar na iyon at itago ang bungo upang maipakita sa mga tao at ibunyag ang katauhan ni Mang Dante. Napatakbo kami palayo noon sa bahay ni Mang Dante at medyo malayo-layo na rin noon nang mapalingon kaming dalawa ni Melnard. Labis na takot ang aming naramdaman nang may nakita kaming nakasunod sa aming likuran. Bilisan mo, Melnard! Baka si Mang Dante na iyan! Sigaw ko kay Melnard. Mas binilisan namin aming pagtakbo. Ngunit nagulat kami noon nang mas naging mabilis din ang pagtakbo nang ninalang at naabutan kami nito. Hinarangan ito ang aming daanan, kaya't napahinto kami ng aking kaibigan. Naghiwalay kaming dalawa para malito ang nilalang. Marahil dahil nasa akin ang bag na may lamang bungo, kaya ako ang hinabol nito. Takot at nanginginig man noon, ay mabilis pa rin ang aking pagtakbo. Maabutan na sana ako nito nang may marinig kaming mga boses na papalapit sa amin. Marahil natakot ang nilalang, kaya't mabilis itong lumihis ng kanyang daan. Tumakbo ito papalayo nang makitang papalapit sa amin ang mga taong may mga dalang sibat at itak. Nakita nila kami ni Melnard, kaya tinanong nila kami kung ano ang nangyari. Aswang si Mang Dante. Siya ang kumuha sa batang nawawala, ang sabi namin. Kaya't dumiretso ang mga tao sa bahay nito. Sumunod naman kami at nang marating namin ang bahay nito ay wala na siya roon. Itinuro namin kung saan nakalibing ang kalansay ng bata. Hinukay nila ang bahaging iyon. Dahil sa aming natuklasan at sa nangyari, hindi na muling nakita si Mang Dante sa aming lugar. Walang nakakaalam kung saan na ito nagpunta. Nakumpirma rin katawan nga ng batang nawawala ang nakalibing doon. Ayon na rin sa pamilya nito, hindi makapaniwala ang mga tao sa aming lugar na totoo ang kwento tungkol kay Mang Dante na aswang nga ito. Hindi rin inaasahan ng lahat na may papatayin itong bata dahil tiwalang tiwala ang mga tao. Mabait itong barbero, gayong ang totoo ay aswang pala ito. Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Nais ko lang sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyo. Pero bago ang lahat, itago niyo lang ako sa pangalang Joe. Ang kwentong ito ay naging karanasan ko nung magbakasyon ako sa probinsya ng aking Lolo Esteban. Nung una ay ayaw pa sana akong payagan ni nanay dahil baka raw kung ano ang mangyayari sa akin doon. Alam mo namang liblib ang lugar ng lolo mo. Bakit ka pupunta roon? Wika ng aking ina. Ayos ko lang naman pong maranasan ang buhay nila roon. Hindi pa kasi ako nakakapunta roon, inay. Tugon ko sa kanya. Napailing na lang ang aking ina at kalaunan. Pumayag na rin siya sa aking nais. Nung araw ring iyon, siya pa mismo ang nagtupi ng aking mga damit na dadalhin. Kapag naroon ka na, huwag kang lalabas ng gabi ha. Balibalita kasi dati na may aswang na gumagala roon at saka nangunguha ng mga bata. Wika ng aking ina. Napalunok naman ako ng aking laway
sa di ko malamang dahilan. Nakaramdam ako ng pangingilabot, kaya upang mawala ang takot ng aking nararamdaman, nagpasya akong huwag nang isipin pa ang sinabi ng aking ina. Pagkatapos kong ihanda ang aking mga gamit, inihatid na rin ako ng aking ina sa sakayan ng bus. Basta pagdating mo roon ha, huwag na huwag kang aalis sa lugar kung saan ka susunduin ang iyong lolo, sabi ng aking ina. Sige po, tanging naisagot ko. Nang makasakay na ako sa bus, nanalangin ako na sana ay maging ligtas ang aking bakasyon. Nang mag-isa na lamang ako doon, bumalik ang isipin ko tungkol sa mga sinabi ng aking ina. Totoo kaya ang aswang? Tanong ko sa aking sarili. Nang mga sandaling iyon, ay nakaramdam ako ng pangingilabot. Kaya't nagpasya na lang akong umidlip. Saktong nagising ako noon, nang biglang tumigil ang bus sa terminal ng probinsya ni na Lolo. Dali-dali akong bumaba noon dahil napansin kong malapit nang dumilim ang paligid. Sana makauwi ako agad sa kanila, sabi ko sa aking sarili. Nagmamadali akong pumunta sa kung saan sinabi ng aking lolo na tagpuan naming dalawa. Gumuhit na lang ang ngiti sa mga labi ko nang makita ko ang aking abuelo na naghihintay na sa akin. Pagkalapit ko sa kanya, agad akong nagmano. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at naghanap na kami ng masasakyan. Nung nakasakay na kami sa tricycle, nagwika ang aking lolo. Apo, isuot mo itong sombrero ko. Dayo ko lang dito at baka maaswang ka, sabi niya sa akin at saka ibinigay ang kanyang sombrero. Hindi ako tumanggi at isinuot ko agad iyon. Habang kami ay bumabiyahe pauwi sa bahay ni na lolo, panay ang aking lingon sa paligid. Walang ano-ano. Nabigla ako nang may dumaang dambuhalang ibon sa aming ibabaw. Nung una ay inaakala kong paniki lang iyon at nagkataon lang na mababa ang lipad niya. Pero napalunok na lang ako ng aking laway dahil sa takot nang mapansin kami ang kanyang sinusundan. Dahil sa takot ang aking nararamdaman, sinabi ko iyon sa aking lolo. Lolo Esteban, may malaking ibon pong nakasunod sa atin. Parang tayo talaga ang kanyang hinahabol. Pika ko. Inilabas naman ang aking abuelo ang kanyang ulo at saka tumingala. Narinig ko pa siyang nagmura noon bago siya napalingon sa akin. Apo, aswang iyan. Huwag na huwag mong ilalabas ang ulo mo. Baka dagitin ka niya. Biglang wika ng aking abuelo. Pagkarinig ko ng mga katagang iyon, parang lumaki ang aking ulo. Gumaan ang aking katawan na alam kong dulot iyon ng takot. Totoo pala ang mga aswang lo? Tanong ko sa kanya. Tumango lang siya sa akin at ng mga sandaling iyon, sinabi ko ang ikinuwento sa akin ng aking ina. Hayaan mo na iyon. Hindi ako papayag na pakialaman ka ng mga aswang. Tama ang ina mo. Maraming ang mga aswang dito. Pero hindi naman sila basta-basta nanunugod. Lalo na kung alam nilang may ibang tao sa paligid. Litanya ni Lolo. Natahimik na lang ako noon. Nagmatsyag ako sa paligid. At hanggang sa mga sandaling iyon, dinig na dinig ko pa rin ang pagaspas ng pakpak ng dambuhalang ibon na patuloy pa rin nakasunod sa amin. Pagkalipas ng humigit kumulang isang oras na biyahe, nakarating kami sa baryo ng aking lolo. Walang gaanong bahay roon at kung may bahay man, gasera ang kanilang ilaw sa gabi. Malapit na tayo. Maglakad na lang tayo ng mga 5 hanggang 10 minuto at nasa bahay na tayo. Wika ni Lolo Esteban sa akin. Habang naglalakad noon, ay napatingala ako. Napalapit na lang ako sa aking abuelo dahil kita ko panay pa rin ang lipad ng malaking ibon. Apo, bilisan natin ang paglalakad. Tiyak na ikaw ang punterya ng aswang na iyan, sambit ng aking lolo. Nagsitayuan ang aking mga balahibo at kagaya ng sinabi niya, mas binilisan ko pa ang aking paghakbang. Nasa kalagitnaan kami noon ng aming paglalakad
nang may marinig akong mahinang huni ng tiktik. Animoy nasa paligid lang namin iyon, kaya't nagpalingalinga ako. Malapit lang iyan. Huwag kang lalayo sa akin. Nang mga sandaling iyon, kinuha ni Lolo ang kanyang punyal na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Huwag kang magkakamaling pakialaman ang kasama ko. Apo ko siya. At sa oras na may mangyaring masama sa kanya, sisiguruhin kong hindi ka makakauwi. Matapang na saad ni Lolo Esteban. Pagkatapos niyang magwika, narinig naming tila mas nalabig pa ang aswang. Bumilis ang paghuni nito at saka parang manok na lumilimlim. Mas lalo naming binilisan ni Lolo ang aming paglalakad. Pareho na lang kaming natigilan nang may biglang kumalaskos sa aming unahan. Sinipat iyon ni Lolo at inilawan gamit ang flashlight niyang may malamlam na liwanag. Saktong pagkatapat ng liwanag noon, nakita namin ang isang itim na aso. Nakanganga iyon at inilabas niya ang kanyang pangil. Papansin-pansin din ang laway niyang tumutulo. Iyan ang aswang Lo. Bulalas ko na may halong panginginig ang boses. Huwag kang mag-alala. Magmatsyag ka lang sa paligid. Tiyak na nililinlang niya lang tayo. Saad ni Lolo Esteban. Sige, kung talagang matapang ka. Umatake ka. Huwag kang magtago sa mapanlilang mong imahe. Sigaw ni Lolo. Inihandaan niya ang kanyang sarili at saka nagpalingalinga sa paligid. Walang ano-ano, tumakbo patungo sa amin ang aso at doon ko napansin ang nagbabaga nitong mga mata. Hindi yan ang totoong aswang. Umiilag ka at baka nasa likuran lang natin iyon. Wika ni Lolo. Kagaya ng sinabi niya, umilag ako sa asong sumugod sa amin. Sinabayan ko iyon ng paglingon at saktong may nakita akong maitim na nilalang na nakaupong palakas sa hindi kalayuan. Lo, tama kayo. Nasa likuran natin ang aswang. Sigaw ko. Tumakbo ka na at huwag mong pansinin ang asong iyan. Dumiretso ka lang at kapag may nakita kang bahay na nasa lilim ng mangga, iyon ang bahay ko. Sabihan mo kagad ang tiyuhin mo para magawa niya akong sunduin dito. Kahit na may pag-alinlangan, sinunod ko ang sinabi ng aking lolo. Tumakbo ako ng mabilis. At saka binaliwala ang asong tumambang sa amin. Pagdating ko sa bahay ng aking lolo, agad akong tumawag. Tiyo! Tiyo! Sunduin mo si lolo. Hinarangan kami ng aswang. Wika ko na may halong takot pa rin. Agad namang lumabas si Tiyo at may hawak siyang itak at saka flashlight. Tinanong niya ako kung saan banda si Lolo at sinabi ko ang eksaktong lugar. Dito ka lang, huwag kang lalabas, sabi sa akin ni Tiyo. Subalit dahil may katigasan din ang aking ulo, inilabag ko sa lupa ang aking bag. Agad din akong humabol kay Tiyo upang alamin kung ano ang nangyari. Pagkarating na pagkarating namin kay Lolo, nakita naming inambahan siyang atakihin ng aswang. Dahil doon, sumigaw si Tiyo. Ako ang kalabanin mo! Nilingon siya ng aswang at saka umangil. Sa isang pag-istap ng aking mga mata, umatake ang mabalahibong nilalang kay Tiyo. Hindi naman natinag ang aking tiyuhin at saka sinalubong na taga ang aswang. Ito ang nararapat sa'yo! Pagkatama ng itak sa aswang, umangil iyon. Mas lalo pang nag-ibayo ang kanyang bangis. Nang akma niyang sasagpangin si Tiyo, dali-daling lumapit si Lolo Esteban. Itinarak niya ang kanyang patalim sa batok ng aswang, kaya agad itong natigilan. Nagbabala na ako sa'yo kanina, pero hindi ka nakinig, sabi ni Lolo. Pilit na gumapang ang aswang at sinubukan pa rin umatake. Pero ilang minuto lang iyon, tuluyan na siyang naparilisa. Hindi na dapat buhayin ang mga tulad nito. Kung mabubuhay pa ito, tiyak na gaganti siya at babalikan niya tayo. Wika ni Lolo Esteban. Sige tay, ako nang bahala sa paralisadong aswang na ito. Saad naman ni Tiyo. Napailing na lang ako nang makita ang kabuuan ng aswang. Nakakatakot siya
nung umatake sa amin. Subalit naging paralisado na nakakaawa. Nang mga sandaling iyon, pinugutan ni Tiyo ang ulo ng aswang. Pagkatapos ay sinabi niyang itatapon iyon sa ilog. Mauna na kayong dalawa. Ako nang bahalang magligpit dito. Wika ni Tiyo. Nauna na kami ni Lolo sa kanilang bahay at pagdating namin doon, nagkwentuhan kami tungkol sa mga aswang at sa naging karanasan naming iyon sa mismong unang araw ng aking bakasyon. Magandang araw po sa inyo, Sir Eric. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vicente. Ang kwentong ito ay patungkol po sa naging karanasan namin ng aking pamilya noong nasa 15 anyos pa lamang po ako. Nang mga panahong iyon, nakatira pa ang aming pamilya sa probinsya dahil sa liblib na baryo kami noon. Kakaunti pa lang ang mga nakatirik na bahay at magkakalayo pa dahil wala akong masyadong kaibigan noon. Nahilig ako sa paglilibot sa paligid ng aming baryo upang aliwin ang aking sarili. Hanggang sa isang araw, naisipan kong pumunta noon sa masukal na kagubatan ng aming lugar. Hindi na ako nakapagpaalam sa aking mga magulang dahil may ginagawa ang mga ito. Habang naglalakad, hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam. Subalit kahit na ganoon, nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad hanggang sa makapasok na ako sa kagubatan. Ilang beses na akong nakakapunta dito, pero sa tuwing nandito ako, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Sabi ko pa noon sa aking sarili. Nagpalinga-linga ako sa paligid ng kagubatan at walang katao-tao doon. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad hanggang sa napadpad na ako sa gitna ng kagubatan. Nang nandoon na ako, nagulat ako dahil may naulinagan akong mga boses na nag-uusap. Sino kaya ang mga yon? Tanong ko pa sa aking sarili at nagpa siyang sundan kung saan nanggagaling ang mga boses na aking nadidinig. Dahan-dahan ako sa aking paglalakad upang hindi makalikha ng ingay. Naisip ko kasing baka kung marinig nila ang mga pagyabag ko ay ikapahamak ko yon. Habang naglalakad at sinusundan ang pinagmumulan ng mga boses, napapalinga-linga ako sa aking paligid. Hindi ko alam, ngunit kinakabahan kasi ako ng mga sandaling iyon. Makalipas noon ang halos 5 minutong paglalakad, natuntun ko ang pinagmumulan ng mga boses na iyon. Nagtago pa ako sa isang puno doon at dahan-dahang sinilip ang 2 taong nakita ko. Sino kaya ang mga yan? Anong ginagawa nila dito sa kagubatan? Tanong ko pa sa aking sarili at patuloy na pinagmamasdan ang 2 taong nag-uusap. Sigurado bang ligtas tayo sa lugar na to? Tanong ng babae sa lalaking kausap nito. Hindi naman umimik ang lalaki, bagkos ay napatingin lang ito sa babae. Makalipas ang 1 minutong katahimikan, nagsalita na din ang lalaki. Delilah, hindi tayo mapapahamak sa lugar na ito kung walang makakaalam ng ating sekreto. Anang lalaki. Tama ka, Victor. Tugon naman ang babae at naglakad na sila palayo. Dahil sa nadinig ko, namuo ang kuryosidad sa aking sistema sa kadahilan ng iyon. Nagpasya kong sundan ang 2 iyon. Dahan-dahan ako sa aking pagkilos habang nakasunod sa kanila. Hanggang sa nakalabas na sila ng kagubatan, kaya nagtago na lang ako sa malaking punong nandoon at saka pinagmasdan sila kung saan sila tutungo. Dali-dali pa akong napatago noon
nang napalingon sa gawi ko ang lalaki. Dahil sa kaba, dahan-dahan akong napasilip at labis ang pagtataka ko nang hindi ko na nakita pa ang dalawang iyon. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid, ngunit wala na sila. Ang bilis nila! Bulalas ko pa sa aking sarili at lumabas na sa aking pinagtataguan. Naglakad-lakad na lang ako upang sundan kung saan nagtungo ang dalawang iyon. Ngunit hindi ko na talaga sila nakita pa. Naisip kong baka nalaman ng dalawang iyon na sinusundan ko sila. At baka kung makita nila ako, mapahamak pa ako. Kaya mas maiging umuwi na lamang ako. Umuwi ako sa aming bahay dahil nawala na din naman ako ng ganang mag-aliw. Habang naglalakad pa uwi noon, hindi mawala sa aking isipan ang nadinig kong sinabi ng lalaki. Ano kayang sikretong sinasabi ng lalaking yun? Bakit ligtas sila kung walang makakaalam nun? Tanong ko pa sa aking sarili. Nang makarating naman ako sa aming bahay, napatanong ang aking mga magulang kung saan ako nanggaling. Sinabi ko na lang sa kanila na nanggaling ako sa kagubatan na tinanguan na lamang nila. Walang ano-ano noon. Nagwika ang aking ina nang, "May bagong kapitbahay pala tayo. May ginagawang bahay kasi doon." Sabi ng aking ina. Napatango naman ang aking ama bilang tugon. "Mag-asawa, sina Victor at Delilah ang mga pangalan nila." Anang aking ama. Napatingin ako kay tatay. Kung kaya nagtanong ito kung ano ang problema. Napailing na lang ako sa kanya. "Mabuti nga yun at may makakausap na tayo na medyo malapit lang sa atin." Sabi naman ang aking ina. Hindi na kami umimik pa. Nagpaalam na lang ako sa aking mga magulang na magpapahinga ako sa aking silid. Nakatulugan ko na noon ang pag-iisip tungkol sa kung anuman ang sikreto ng mag-asawang yon. Gabi na nang magising ako. Kaya niyaya na ako ng aking ina na maghapunan. Nang marating ko ang aming hapagkainan, nagulat ako nang makita ang mag-asawa na nakikipagkwentuhan sa aking mga magulang. Nang makalapit na ako sa kanila, napatingin ang mag-asawa sa akin. Hindi ko alam, ngunit nakaramdam ako ng takot nang magtitigan kami ni Mang Victor. "Kumain ka na, anak. Nagdala ng masarap na ulam ang ating mga bisita." Nakangiting sabi sa akin ng aking ina. Naupo naman ako noon at saka kumuha ng kanin at ulam. Napatanong naman ang aking ama sa akin kung bakit hindi man lang ako kumuha ng ulam na dala ni Mang Victor. "Busog pa po kasi ako, tay. Ito na lang po muna ang uulamin ko. Bukas ko na lang po uulamin yung dala ni Mang Victor." Tugon ko habang napapatingin sa lalaki. Nakita ko namang tila nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Mang Victor. Kaya iniwas ko na lang ang aking tingin at saka kumain na lang. Wala namang nagawa ang aking ama kung hindi hayaan na lang ako. Tahimik lang ako noon habang nagkukwentuhan sila. Nang matapos ako sa aking pagkain, nagpaalam ako sa kanila na magpapahinga ako. Tinanguan lang ako ng aking mga magulang, kaya naglakad na ako papasok sa aking silid. Nang makapasok ako, napabuntong hininga na lamang ako. Bigla akong nakaramdam ng takot, kaya naging mabilis ang pagtibok ng aking puso. Nagpahinga na lang ako upang pakalmahin ang aking sarili. "Ano kaya ang plano ng mag-asawang yun?" Tanong ko pa sa aking sarili. Dali-dali akong napabangon noon nang madinig kong tila paalis na ang mag-asawa. Napasilip ako sa bintana ng aking silid at nakita kong paalis na sila. Nagpaalam pa sila sa aking mga magulang at naglakad palayo sa aming bahay. Nang makapasok sa aming bahay noon ang aking mga magulang
at naisarado ang pinto ng aming bahay. Napatigil ang mag-asawa sa kanilang paglalakad. Nagpalinga-linga sila sa kanilang paligid at nang makita nilang walang katao-tao, nagkatinginan sila. Bahagya naman akong napatago. Nagmasid ako sa mga susunod na gagawin ng mag-asawa nang walang ano-ano. Nagulat ako sa aking nakita sa tulong ng maliwanag na buwan. Kitang-kita kong biglang nagbago ang kanilang mga anyo. Naging malalaking aso ang mag-asawa, kaya nakaramdam na ako ng pangingilabot. Anong mga nilalang sila? Gulat na tanong ko sa aking sarili. Napakisap ako ng aking mga mata. At nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ang mag-asawa. Inilibot ko ang aking mga mata sa paligid. Ngunit wala na talaga ang mga ito. Dali-dali akong nagtungo sa aking higaan at humiga. Napapaisip ako kung anong mga nilalang ang mag-asawa hanggang sa makatulog na ako. Kinaumagahan, nagising ako at kita kong nasa hapagkainan na ang aking mga magulang. Anak, kain na. May binigay na ulam si na Delilah at Victor sa atin. Nakangiting anyaya sa akin ng aking tatay. Naging seryoso naman ang aking mukha at pinagsabihan ng aking mga magulang na huwag kainin ang ibinibigay na ulam ng mag-asawa. Nagtaka naman ng aking mga magulang at napatanong sa akin. Nakita ko po ang mag-asawang niyan kagabi na naging ibang nilalang. Panimulang sabi ko sa aking mga magulang. Nagulat sila sa aking sinabi. Naging malaking aso silang dalawa at mabilis na nawala. Dagdag ko pa. Nagkatitigan naman ang aking mga magulang at dali-daling binusisi ang ulam na ibinigay ng mag-asawa. Walang ano-ano. Napamura na lang ang aking mga magulang. Mga aswang ang mag-asawang yun! Umanda sila sa akin mamayang gabi. Galit na sabi ng aking ama. Nakita daw kasi nila na mayroong balahibo at may maliit na tato. Kaya sigurado silang karni ng tao ang iniluto sa putahing iyon. Kinagabihan, hindi nakapunta sa bahay namin ang mag-asawa. Naghintay naman si tatay na mag-alas 11 na ng gabi bago nagpa siyang tunguhin ang bahay ng mag-asawa. Hindi sana papayag si nanay na sasama ako kay tatay. Ngunit wala itong nagawa nang umalis na kami. Nang nasa bahay na kami ng mag-asawa, nagtago kami sa punong malapit doon. Walang ano-ano. Nakita namin silang lumabas sa kanilang bahay. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagpalit na sila ng anyo. Aswang nga sila. Magbabayad silang dalawa dahil may balak pala sila sa atin. Galit na sabi ng aking ama. Nang makalis ang dalawang malaking aso, dali-daling lumapit si tatay sa bahay ng mag-asawa. Sumunod naman ako at pumasok kami doon. Pagkapasok namin sa bahay nila, halos masuka kami ng aking ama dahil sa malansang na amoy. Noon din, nakaramdam kami ng takot nang makitang may mga putol na katawan ng tao sa kanilang mesa. Dali-dali kaming lumabas ng aking ama. Kailangan sunugin natin ang bahay nila, sabi ng aking tatay. Kung kaya inilabas niya ang lighter na gamit niya sa paninigarilyo. Sinunog niya ang bahay ng mag-asawa kahit na sinabihan kong huwag nang gawin iyon. Nang masigurado ni tatay na malaki na ang apoy sa bahay na iyon, umuwi na kami. Ramdam pa namin noon, tila may nakasunod sa amin. Nang nasa bahay na kami, napasilip kami sa labas at tama ang aming hinala na sinusundan nga kami ng mag-asawang aswang. Hindi kami natulog noon dahil baka umatake sila. Ngunit hanggang sa mag-umaga, hindi nangyari yon. Kinaumagahin, pinuntahan namin ang bahay ng mag-asawa at natupok ito ng apoy. Wala na din sila noon. Wala na rin sila doon. At hindi namin alam kung saan sila nagpunta.
Lumipas sa mga araw, hindi na nga namin nakita ang mag-asawa sa aming lugar. Ngunit, minsan, ramdam naming may nakabantay sa amin, lalo na tuwing gabi. Naghahanda na lang kami ni tatay, baka umatake ang mag-asawang aswang sa amin, upang kami ay gantihan. Noon ko lang din napagtanto na marahil ay iyon ang sikretong sinasabi ni Mang Victor na ayaw nilang malaman ng mga tao na aswang silang mag-asawa. Magandang araw po sa inyo, Kuya Eric. Itago nyo na lang ako sa pangalang Steph. Gusto ko lang po sanang ikwento sa inyo ang naging karanasan ng aking ina noong ipinagbubuntis pa lang niya ako. Minerva, yun na lang po ang itawag ninyo sa aking ina. Nang mga panahong yon, nasa edad na 22 pa lang ang aking ina. Masaya naman ang naging relasyon nila ng aking ama. Ngunit nang malaman daw nitong buntis si mama, ay ipinagtabuyan siya ng aking ama. Ayaw raw akong panagutan ng aking ama sa hindi malamang dahilan ni mama. Nahihibang ka na ba talagang bata ka? Ano ang ibubuhay mo sa batang yan? Sigaw na tanong ng aking Lola Villa na ina ni mama. Iyak nang iyak naman nun si mama habang pinapagalitan ang kanyang ina. Ano ang sabi ng ama ng batang nasa sinapupunan mo? Tanong pa ni Lola Villa kay mama. Napahagulgul noon si mama kaya napakamot na lang ng kanyang ulo si Lola Villa. Hindi talaga makapagsalita si mama ng mga panahong yon dahil sa magkahalong emosyon na kanyang nararamdaman. Hindi niya pananagutan ang bata. Umiiyak na wika ni mama matapos ang ilang minutong pamumutawi ng katahimikan sa pagitan nila ni Lola. Hindi na rin napigilan ng aking abuela na maiyak ng mga panahong yon. Kahit kasi ayaw niya ang nangyari kay mama, wala na rin siyang nagawa kung hindi ang tanggapin ng aking ina at ang pagbubuntis nito sa akin. Ayun na nga po, naging maayos naman ang pagbubuntis sa akin ni mama. Todo alaga rin si Lola Villa noon sa aking ina, lalo na at masela ng pagbubuntis niya sa akin. Nako, mag-iingat kayo sa mga aswang. Paborito pa naman ng mga nilalang na yun ang mga buntis, sabi noon ng mga kapitbahay ni na mama. Hindi man naniniwala sa aswang noon ng aking ina, subalit si Lola Villa naman naglagay ng mga pangontra ng aswang sa paligid ng bahay. Hindi pa naman daw nakakaranas noon ng pang-aaswang si mama hanggang sa humantong sa 7 buwan niya na akong pinagbubuntis. Hindi makatulog ng gabing yun si mama. Hindi niya alam pero pinagpapawisan siya ng malapot dahil sa napakaalinsangan ng panahon. Nakahiga lang siya noon sa kanyang kama, ngunit naisipan niyang bumangon upang kumuha sana ng pamaypay. Nang nakabangon si mama, naghanap siya ng kanyang pamaypay. Nasa ganoong sitwasyon daw siya noon nang matigil siya dahil may naaninag siyang anino sa bintana ng kanyang silid. Kaagad na nakaramdam ng takot si mama dahil tila kakaiba raw ang aninong yon. Tila paniki na nakasabit ng patiwarik ang nakikitang anino ni mama. Ano kaya ang bagay na yan? Bakit nakasabit sa aking bintana? Tanong ni mama sa kanyang sarili. Sa kadahilanang yon, nagpasya si mama na lumabas ng kanyang silid upang sabihin kay Lola Villa ang kanyang nakita. Nay, tingnan po ninyo ang nasa labas ng bintana ng aking silid. Mukha po kasing may nakasabit na kung ano sa labas. Sabi ni mama nang makausap nito si Lola. Nangunot naman ang noo ni Lola dahil hindi nito maintindihan kung ano ang sinasabi ng aking ina. Nagpasya na lang siyang tingnan ang bintana ng silid ni mama kaya tinungo nila ang silid ng aking ina. Pagkarating nila sa silid ni mama, wala namang nakitang kakaiba si Lola. Sinilip pa ni Lola ang labas na bintana, ngunit wala naman daw siyang nakita roon. Kanina kasi nay, parang may paniking nakasabit riyan, sabi pa ni mama. Napailing na lang si Lola at pinagsabihan si mama na matulog na lang at baka ay naantok na ito. Wala namang nagawa noon ang aking ina kung hindi ang sundin si Lola Villa. Natulog na lamang siya at hindi na inisip pa ang kung anumang nakita niya. Simula ng gabing yon, madalas nang tingnan ni mama ang kanyang bintana bago matulog. Minsan, may nakikita talaga siyang kung anumang bagay ang nakalambitin doon.
Hanggang sa isang gabi, muling nakita ni Mama ang bagay na yon. Hindi kasi siya gaanong makatulog dahil ramdam ulit niya ang napakaalinsangan ng panahon. Ano kaya yan? Bakit kapag ako lang mag-isa ay nakikita ko ang bagay na yan? Kapag naman sinabi ko kay nanay, nawawala naman. Anang Mama sa kanyang sarili. Nagpasya siyang huwag na lang sabihin ang nakita niya dahil naisip niyang kapag sinabi niya ay baka mawala na naman ang bagay na yun doon. Lapitan ko kaya't nang malaman ko, sabi pa ni Mama sa kanyang sarili, at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang bintana. Nang ilang hakbang na lang ang layo ni Mama sa bintana ng kanyang silid, napatigil siya dahil biglang gumalaw ang aninong nakikita niya. Walang ano-ano, may nasilayan siyang dalawang mapupulang bagay na diretsyong nakatitig sa kanya. Dahil doon, biglang nakaramdam ng takot si Mama, lalo na nang makita niyang may kung anong gumagalaw sa aninong nakikita niya. Bakit humahaba ang dila niya? Takot na tanong ni Mama sa kanyang sarili. Nasa ganoong sitwasyon si Mama, nang mapagtanto niyang tila may balak ang bagay na yun na hawiin ang kurtina ng kanyang bintana. Sa kadahilanang yun, napasigaw ng malakas ang aking ina. Nay! Sigaw noon ni Mama habang nakapikit pa. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong naman ni Lola Villa nang makapasok siya sa silid ni Mama. Tinuro na lang ng aking ina ang kanyang bintana. Ngunit laking gulat niya dahil lang mapatingin siya roon, wala na ang nilalang na nakita niya. May gumagalaw na nilalang riyan kanina. Gustong buksan ang bintana. Takot na wika ni Mama. Napamura na lang si Lola Villa nang marinig niya ang sabi ng aking ina. Walang ano-ano, nakarinig sila ng mahihinang paghuni ng tiktik sa paligid. Sinasabi ko na nga ba? Saad ni Lola Villa. Kaya nakaramdam ng takot si Mama. Dito ka lang at lalabas ako. Sabi pa ni Lola kay Mama. Ayaw sanang pumayag ni Mama. Ngunit wala siyang nagawa nang muli silang makarinig ng paghuni ng tiktik sa paligid. Dala-dala ni Lola ang buntot ng pagi nang lumabas siya. Nagmatsyag na lang ang aking ina sa kung anumang gagawin ni Lola sa labas ng bahay nila. Nang nasa labas na raw si Lola, ay napasilip si Mama sa bintana ng kanyang silid. Takot man siyang baka may makita siya roon, ngunit nais niyang makita si Lola na nasa labas. Nakita raw ni Mama na nakatayo si Lola sa labas ng kanilang bahay at nagpapalinga-linga. Nasa ganoong sitwasyon ang aking ina, nang may masilayan siya sa hindi kalayuan. Anong nilalang yan? Tanong ni Mama sa kanyang sarili. Dahil sa liwanag ng buwan, natanaw ni Mama ang nilalang na hindi niya alam kung ano. Nakatayo lang yun doon at tila nagmamasid sa mga susunod na mangyayari. Walang ano-ano, naglakad ito papalapit kay Lola Villa. Sakto naman noong nakalapit ang mabalahibong nilalang kay Lola. Napalingon ang aking abuela. Ang lakas ng loob mong magpakita sa aking aswang ka! Sigaw noon ni Lola Villa. Nagulat naman si Mama dahil sa narinig nito. Hindi kasi niya aakalaing ganoon pala ang itsura ng aswang. Naghanda si Lola para umatake sa aswang. At nang magkaroon ito ng pagkakataon, inataw niya sa ere ang dala niyang buntot ng pagi. Dahil mabilis ang kilos ng aswang, nailagan niya ang bawat atake ng aking abuela. Nakatingin lang noon si Mama kay Lola at maging sa kalaban itong aswang. Ilang sandali pa, ay napatingin sa gawin ni Mama ang aswang at nagulat siya ng mapagtantong tila pamilyar ang titig ng nilalang na yon. Naisip ka agad ni Mama noon ang aking ama sa hindi inaasahang pagkakataon dahil na rin nakatingin ang nilalang kay Mama. Natamaan ito ni Lola. Napahiyaw na lang ang aswang at saka napaluhod. Hindi! Yun na lang ang nasabi ni Mama at saka nagpa siyang lumabas ng aming bahay. Nay! Huwag! Sigaw noon ni Mama, kaya napatigil si Lola Villa sa plano niyang paghataw sa nilalang. Napatingin siya kay Mama, na noon ay papalapit sa kanila. Huwag ninyo siyang saktan, sabi ni Mama kay Lola. Kaya nangunot ang noon ng aking abuela. Nang tingnan nila noon ang aswang, ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Nang tuluyan ng naging tao ang anyo ng nilalang, napatakip ng kanyang bibig si Mama. Tama kasi ang hinala niya sa nilalang na yon. Siya ang ama ng anak ko, Nay. Sabi na lang ni Mama na hindi makapaniwala sa kanyang nadiskubre.
maging si Lola Villa noon ay ayaw maniwala sa sinabi ng aking ina. Bakit mo aaswangin ang sarili mong anak? Tanong ni Lola sa aking ama. Hindi ko siya inaaswang. Binabantayan ko siya. Dinadalaw ko lang ang aking anak. Tugon naman ng aking ama. Noon lang din nalaman ni na mama kung ano ang dahilan bakit ayaw akong panagutan ng aking ama. Natatakot kasi siyang kapag malaman ng aking ina ang lihim ng pagkatao niya, iwan siya nito at ilayo ako. Kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para pagtabuyan ako. Subalit kahit na ganon, alam man niyang matatakot niya si mama, pilit niya kaming sinusubaybayan tuwing gabi, lalo na kapag tulog na ang aking ina. Hindi man makapaniwala ay hinayaan na lang nila noon ang aking ama na gawin ang bagay na yon. Tuwing gabi, hindi na natatakot si mama tuwing may nakikita siyang anino sa labas ng bintana dahil alam niyang si papa yon. Hanggang sa maipanganak niya ako, paminsan-minsan ay dinadalaw pa rin ako ng aking ama. Subalit habang lumilipas ang panahon at lumalaki na ako, hindi na ulit nakita pa ni mama si papa. Hindi man ako makapaniwala, tanggap ko ang aking ama kahit aswang pa siya at kahit kailan ay hindi ko siya nakita. Namumutlang binagtas ko ang daan pauwi sa bahay. Nakatanggap kasi ako ng balita mula sa aming kapitbahay na nag-aamok daw na naman ang lasing kong tatay sa kalsada. May dala itong itak na siyang pinapantakot sa bawat kakilala na balak siyang sawayin sa kanyang ginagawa. Hindi ko mapigilan ang marahas na mapamura. Marami na ngang alalahanin sa bahay ay dumadagdag pa si tatay. Wala naman siyang trabaho at palamunin lang. Pero kung makaasta ito ay parabang siya pa din ang hari, gayong irresponsable siyang ama. Napilitan akong mag-overtime bilang isang baker sa isang bakery dahil naramdaman ko na ang matinding gutom. Kaunti na lang ang bigas namin at nagtsatsaga na lang kami sa asin na ulam namin sa maghapon. Hindi ko ba man pwedeng pabayaang magutom ang aking kapatid kung kailan lang ay kalalabas na sa ospital mula sa natamo nitong disgrasya. Na hit and run kasi ang aking kapatid. Nagkaroon ito ng bali sa binti kaya't nakaupo na lamang ito sa wheelchair. Umaasa lang siya ng pagkain na galing sa akin dahil hindi na siya muling nakapagtrabaho pa magmula ng madisgrasya ito. Aaminin kong sakit sa ulo ang aking ama. Wala na siyang ginawang trabaho at tambay lang sa bahay. Kung tutuusin ay kaya pa naman niyang magtrabaho dahil may nagpapapasok pa naman sa kanya sa isang concreting na nasa kalsada. Kahit nga taga-igib lang ng tubig ay kaya nitong gawin. Pero sakit lang talaga siya sa loob na hindi magawang tumulong kahit kaunti. Kaya naman kailangan kong kumayod at kumita ng pera dahil wala na kaming mabili ng pagkain. Wala naman akong ibang mapapasukan kundi isang baker lang sa panideria sa bayan. Hindi naman kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pinagtatawa na ako ng aking mga kabarkada. Masyado daw akong under sa aking pamilya. Hindi ko na lang sila pinapansin dahil hindi naman si tatay ang aking inaalagaan kundi ang aking kapatid na si Jenny. Mahal na mahal ko ang aking kapatid dahil siya na lang ang naiwang kong alaala mula sa aking yumaong ina. Nasa eskineta na ako malapit sa amin nang makaramdam ako ng pagkabalisa. Unang pagkakataon kong umuwi na alam kong lasing ang aking ama. Mas nadagdagan ang tindi ng kabog sa aking dibdib sa isiping paano ko ba ito mapapakalma gayong may dala itong itak na siyang kinaayawan ko sa lahat. Isa pa'y alam kong galit siya sa akin dahil wala akong maibigay sa kanyang pera nang ito ay manghingi sa akin. Mas mahalaga kasi ang pagkain kaysa sa alak. Para sa akin ay wala na sa katwiran si tatay. Minsan ko na kasi itong binigyan, pero ang sabi niya ay ibibili daw ng ulam. Ibinigay ko sa kanya ang aking buong sweldo, pero nalaman ko na lamang nang napadaan ito sa kanyang kakilala at nakipaglaro ito ng tong-its sa pag-aakalang mapapalaki daw niya ang 500 pambili ng ulam. Pero sa malas, natalo ito sa sugal.
at naubos lang ang perang ibinigay ko sa kanya. Pinunasan ko ang malabig na pawis na nagsisimula ng mamuo sa aking noo. Kinakabahan ako ngunit hindi ako dapat maging kalmado. Lalaki ako at hindi dapat matakot sa barumbado kong ama. Pagkarating ko sa bahay ay naabutan kong nakayupyup ang aking ama sa gilid ng tarangkahan. Kahit sino na lang mapadaan ay dinuduro nito. Ang kapitbahay nga naming si Aling Rita ay nagtawag na ng tanod. Pero nagsitakbuhan lamang ang mga ito nang makita ang hawak na itak ng aking ama. Inis na lumapit ako kay tatay at kinausap ito. Tay, lasing ka na naman. Wala ka na bang ibang ipapasak dyan sa bibig mo kundi puro alak na lang? Pagkastigo ko sa kanya. Dinuro ako na naduduling sa kalasingan kong ama at sinabihang huwag ko raw siyang pakialaman. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagkalungkot hanggang sa pagkainis. Kinabahan tuloy ako nang ayusin niya ang pagkakahawak ng itak. Naramdaman kong kanya-kanya na sa pagtakbo ang mga tao papasok sa kanilang bahay, kaya abot-abot ang takot ng aking nadarama. Nakakahiya sa mga kapitbahay namin, pero wala kong magawa kundi magbait-baitan na kahit sa totoo lang ay gustong-gusto ko na siyang ibalya. Wala na kasi itong ibinigay sa akin kundi puro sakit na lang ng ulo. Nakakasawa na ang mga bagay na iyon. Hinilan niya ang braso ko at hiningan ako ng pera. Pero umiling ako sa kanya at sinabing hindi ko ibibigay sa kanya ang perang aking pinaghirapan. Naglakad ako papunta sa kasukalan dahil sa inis. Kabinata akong tao pero pinapahiya niya ako sa mga kapitbahay. Sa gulat ko'y binagsak ni tatay ang dala nitong itak. Para bang pinipigilan lang niya ang bugso ng kanyang galit. Kaya naman huminga din ako ng malalim at ikinalma ang aking sarili. Nararamdaman kong nais na nitong sumabog base sa namumula nitong mga mata at pisngi. Tinangka kong kausapin siya pero hindi ko na magawa. Alam kong kailangan ko nang bumalik sa trabaho dahil saglit lang ang ginawa kong pagpapaalam. Baka kapag nasunog ang mga tinapay na aking niluluto ay ito lang ang maging dahilan para ako'y matanggal sa aking trabaho. Kahit nalulungkot ay magalang pa din akong nagpaalam sa kanya at iniwan na siya doon. Alam naman nito ang daan pa uwi at hindi na siya maliligaw pa. Isang ngiti lang iginawad ko kay Jenny nang makita kong nakatungaw sa bintana nang ako'y mapadaan sa harapan ng aming bahay. Mabuti na lang at naging maayos ang aking pagtatrabaho sa kabila ng nadarama kong inis. Pasalamat ako at may kasamahan akong hindi pinababayaan ang aking trabaho. Bandang alas 3 na ng madaling araw nang ako ay makauwi at nakasalubong ko ang isa pang baker na siyang nakatuka sa umaga. Malakas kasi ang benta sa aming pinagtatrabahuang bakery, kaya naman mabilis maubos ang mga niluto kong tinapay na kadalasan ay hindi na naabutan pa ng umaga. Tahimik ang buong bahay nang ako ay makarating. Bukas ang pinto maging ang tarangkahan na labis kong pinagtaka. Isa pang problema ay nagkapkap ako sa dilim dahil mukhang walang kuryente. Hindi ko tuloy matiyak kung pinutulan na ba kami ng kuryente o nag-brown out lang dahil may ilaw naman yata sa aking mga kapitbahay. Dandahan kong iginiya ang aking mga paa papunta sa kinaruroonan ng switch at sabay pindot niyon. Wala talagang kuryente kaya napamura ako. Habang naglalakad para hanapin ang kandila at posporo, muntikan na akong mapangudgod sa sahig nang may matapakan akong madulas na bagay. Mabuti na lang at nahagilap ko agad ang posporo at inilawan ang bandang madulas na natapakan ko. Gayun na lang ang pagkasinda ko nang makita kong si tatay na nakadusay sa sahig. Butas na ang dibdib at nawawala ang mga lamang loob habang nasa tabi naman si Jenny at nilalantakan ang mga ito. Napasuka ako sa nakakalat na dugo sa paligid. Isang malagim na trahedya ang tumapos sa aking ama, kaya bigla akong napaluhod at natulala sa aking nakita. Yumuko ang ulo niya nang makita ako at saka humingi ng tawad.
Hindi na raw kasi niya kayang tiisin ang sarili niya. Alam kong may lahi kaming aswang, pero pinipilit naming kontrolin ito. Nang dahil sa matinding gutom na kanyang nadarama, wala siyang nagawa kundi lantakan ang aming ama. Total ay irresponsable naman ito. Napasigaw ako at napahagulhol. Napakasakit ang aking nadarama. Alam kong mahal ko si tatay at mahal ko din ang aking kapatid. Pero napakasakit ng gutom na aming nadarama. Nakakapanghina ng loob at nais ko din yatang sumuko na. Matindi na ang ginagawa ng kapatid ko para mapagtakpan ang kanyang tunay na katauhan. Pero baliwala pa din pala. Sobrang naaawa na ako sa kanya sa pagpupumilit na maging normal kahit hindi naman talaga kaya nito. Walang silbi ang sana ay pagbabago namin dahil ang kapatid kong si Jenny ay hindi na mapigilan ang kanyang sarili. Kung bakit ba hinayaan ko na lang si tatay na gawin ang gusto niya? Siguro kung hindi ko lang siya pinatigil sa pagtatrabaho nung mga panahong pumanaw ang aming nanay, hindi na sana magiging irresponsable at malulong sa masamang bisyo na naghatid sa kanya sa maaga nitong kamatayan. Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Itago niya lang po ninyo ako sa pangalang Nana. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay naikwento lamang sa akin ng aking ina noon. Ayon pa sa aking ina, naging bantog ang kwentong ito ng mga panahong iyon. Melody, iyon na lang po ang itawag natin sa aking ina. Ayon pa sa aking ina, dalaga pa lamang ito ng mag-iusap-usapan ang kwentong ito sa kanilang lugar. Ng mga panahong kasing iyon, usong-uso daw ang aswang sa lugar ni na mama. Hindi naman niya alam kung saan o kailan nagsimula ang mga kwentong iyon. Subalit nagising na lamang ito isang araw, nakalat na kalat sa kanang lugar ang tungkol sa isang nakatagong baryo na ayon sa mga tao ay baryo raw na mga aswang. May naging usap-usapan kasi noon na may isang dayo raw ang naligaw ng daan. Nakapagtanong pa raw ang dayong iyon sa mga tao sa lugar nila tungkol sa kanyang pupuntahan. Sinabi naman ng mga tao sa lugar ni na mama na hindi nila alam ang lugar na hinahanap nito. Hindi nila akalain na may mangyayaring masama sa dayong iyon. Pinagsabihan nila iyon na huwag nang ituloy ang paghahanap sa lugar dahil walang nakakaalam kung saan daw banda iyon. Nakalimutan nila ang tungkol sa pagkawala ng dayong iyon. Hanggang sa isang beses, may mga hindi kilala ng tao ang napadpad sa lugar ni na mama. Dito ba ang lugar na ito? Tanong nito kay na mama at sinabi sa kanya ang lugar. Napailig naman ang mga magulang ng aking ina dahil hindi nila alam ang lugar na tinutukoy ng mga taong iyon. Umalis naman daw ang mga taong iyon at dumiretso sa pinakaliblib na parte ng lugar ni na mama. Nagbaka sakali kasi ang mga ito na makikita nila ang lugar na hinahanap nila. Mang ilang araw ang nakalipas, hindi na nakabalik pa o nakadaan sa baryo ni na mama ang mga taong iyon pabalik sa pinanggalingan nila. Labis namang nagtaka ang aking ina kung saan napunta ang mga taong iyon. Dahil sa kuryosidad nito, napagpasya niyang alamin kung ano ang nangyari sa mga taong iyon. Hindi naman maintindihan ng aking ina kung bakit niya naisip ang mga bagay na iyon. Subalit pakiramdam kasi nito ay hindi na normal ang mga nangyayari sa mga taong iyon. Ayon pa kay mama, pakaramdam niya ay may masamang nangyari sa mga taong iyon. Ano naman ang gagawin mo sa liblib na lugar na iyon? Wala namang nakatira sa lugar na iyon. Walang tao ron. Dahil masyado nang malayo sa kabihasnan ng parting iyon, wika ng ina ni mama sa kanya. Hindi na nakasagot ang aking ina. Subalit buo na ang pasya nito. Napuntahan ang nasabing liblib na lugar. Dahil sa katigasan ng ulo ng aking ina, itunuloy nga niya ang kanyang planong pag-alis.
nang umalis na sa kanilang bahay ang kanyang mga magulang, ay umalis na din ang aking mama patungo sa liblib na lugar. Daladala ang kanyang maliit na bag na may lamang flashlight at saka maliit na kutsilyo, at naglakad na ito patungo sa liblib na lugar. Hindi siya nakaramdam ng kahit anong takot o pagod man lang habang ito ay naglalakad. Sa tansya ng aking ina, nasa higit kumulang isa at kalahating oras na paglalakad, ay narating nito ang liblib na lugar. Nadismaya si mama dahil tulad ng sabi ng kanyang ina, ay wala ngang tao sa lugar na iyon. Nagpasya na lang siyang umalis na sana, kung kaya't nagsimula na naman itong maglakad paalis roon. Subalit ilang hakbang pa lang ang nagawa nito, ay bigla itong nagtaka. May naririnig kasi itong tila nag-iingay ng mga tao. Saan kaya nagmumula ang mga ingay na iyon? Wala namang tao rito ah. Wika pa nito sa kanyang sarili. Nagpalayali nga pa siya, subalit wala itong nakitang mga tao. Walang ano-ano, ay nakarinig siya ng paghalakhak ng mga bata. Dahil doon ay nakaramdam siya ng kaba, lalo na at wala naman siyang nakikitang mga batang naglalaro. Sino yan? May mga tao ba riyan? Sigaw pa niya habang nagpalingalinga. Nang walang sumagot sa kanya, ay napapikit ito ng kanyang mga mata. Habang nakapikit ito, ay hindi niya maiwasan ang makaramdam ng takot. Hindi pa rin kasi nawawala ang ingay ng mga narinig ni mama. Makalipas ang ilang sandaling nakapikit ito, ay nagpa siya itong imulat ang kanyang mga mata. Labis ang pagtatakang naramdaman ni mama nang maimulat niya ang kanyang mga mata at nakita nito na napakaraming tao sa paligid niya. May mga kabahayan na rin sa paligid ng mga oras na iyon. Inilibot ni mama ang kanyang tingin at nakita niya ang mga batang naglalaro na marahil ay pinagmumulan ng mga ingay na halakhakan. Ano nangyayari rito? Bakit marami ng mga tao sa lugar na ito? Bakit may mga kabahayan na? Nagtataka at tila takot na si mama. Hahakbang na sana siya paalis sa lugar na iyon nang may marinig itong boses sa kanyang likuran. May bisita yata kami ngayong araw ah. Anong maipaglilingkod namin sa'yo, Binibini? Tanong ng boses lalaki kay mama. Napalingon rito ang aking ina. Wala po akong kailangan. Mukhang maling lugar yata ang aking napuntahan. Iyon na lang ang naging tugon ni mama. Napangisi ang lalaki sa kanya at inanyayahan siyang pumunta sa mga nakatumpok na tao na animoy naghihintay din sa kanila. Nakaramdam ng kakaiba si mama dahil sa mga pagtitig ng mga ito sa kanya. Subalit kahit na ganoon, wala na siyang nagawa pa kundi ang sumunod rito. Inanyayahan pa nila si mama na kumain kasama nila. Hindi na nakatanggi pa ang aking ina at sumama na lang sa mga ito sa kanilang hapagkainan. Habang kumakain, inapatingin si mama sa kanyang mga kasamahan. Mukha kasing takam na takam ang mga ito sa kaning nakahain mula sa kanilang harapan. Napalingon pa ang mga ito sa aking ina, kung kaya't kumain lang siya at hindi na umangat pa ang kanyang tingin. Ilang subo pa lang ang nagagawa niya na makaramdam siya ng hilo. Ilang sandali pa, napahandusay na lamang siya at hindi alam kung ano ang sumunod na pangyayari. Nagising na lang ang aking ina na nakatali sa isang puno. Takot na takot si mama ng mga sandaling iyon, lalo pa at ang mga taong nakikita niya ay tila nagsisiyahan. Tila may ritual na ginagawa ang mga ito sa kanya. Noon lang din napansin ni mama na gabi na pala at napakaliwanag ng buwan. Kung kaya't kitang-kita niya ang mga ginagawa ng mga taong iyon, walang ano-ano pa. Labis na takot at kaba ang naramdaman ni mama nang unti-unting nagbago ang anyo ng mga taong iyon. Nagpumiglas ang aking ina sa kanyang pagkakatali. Ngunit bigyo itong makaalis mula sa kanyang pagkakatali. Maya-maya pa ay naramdaman na lang daw ni mama
napipikit na ang kanyang mga mata. Subalit bago niya tuluyang maipikit ang kanyang mga mata, nakita pa niya ang mga kasuotan at kagamitan ng mga taong nandoon sa lugar. Hindi na alam ni Mama kung ano pa ang mga sumunod na nangyari sa kanya. At nang muli itong nagising, ay nagulat na lang si Mama na nasa bahay na nila siya, at labis ang pag-alala ang nakita niya sa mga mata ng kanyang mga magulang. At ikinuwento nila kay Mama ang nangyari na nakita siya ng mga iyon na nakasandal sa puno at animoy nanghihina. At dahil doon ay ikinuwento ni Mama ang kanyang naging karanasan mula sa lugar na iyon. Ayon naman sa mga magulang ni Mama, huwag na siyang babalik na roon dahil baka muli siyang mapahamak. Sinabi rin ng mga magulang ni Mama na mga aswang ang nakita niya, at marahil ay doon napadpad ang mga tao at nakainan ng mga ito ang mga iyon. At simula naman noon, naging usap-usapan na ang tungkol sa liblib na lugar na iyon na siya palang nakatagong baryo ng mga aswang. Pauwi na ako ng gabing iyon galing sa pagkikipag-inuman. Nagmamadali ako dahil tiyak akong naghihintay na sa akin ang aking asawa. Sweldo ko kanina ngunit hindi ako nakauwi agad. Niyaya pa kasi ako ni kumpare na uminom ng alak sa kalapit na tindahan. Ako nga pala si Kintoy, 30 taong gulang. May asawa ako ngunit walang anak. Matagal na itong problema namin. Dahil naiinggit ako sa aming mga kasabayang kaklase, kaibigan at mga kumpare na kay dami ng mga supling, samantalang kami kahit iisa ay walang wala talaga. Kaya naman madalas ako manatili sa labas ng bahay. Kapag nasa tahanan kasi ako ay palagi na lang kami nagtatalo. Iniiwasan kong mapagbuhatan ng kamay ang aking asawa. Iniiwasan ko ding mapagsalitaan siya ng masama dahil ayaw kong mas lumala ang aming problema. Inaabala ko na lang ang aking sarili sa pagtatrabaho. Sa aming dalawa ng aking asawa ay ako ang may problema. Ako ang hindi makapagbigay ng anak. Sa madaling salita, baog ako. Idinadaan ko na lang sa pagwawala ang aking kakulangan upang hindi ako masisi ng aking asawa. Ramdam ko naman na naghahanap siya ng anak, ngunit wala naman akong magawa. Bata pa lang ako nang madisgrasya ako. Bilang isang bata ay likas na sa aking ang pagiging makulit. Habang naglalaro ako ng saranggola, ay sumabit ito sa poste, kaya't inakyat ko ito. Ang nangyari ay nakuryente ako. At ang pinaka naapektuhan ay ang aking semilya na nasunog raw dahil sa aking pagkakakuryente. Akala ko nga noon ay ayos lang kahit hindi ako magkaanak. Ngunit nang magkaroon ako ng asawa, ay aking napagtanto na hindi pala ayos ang mga bagay na iyon. Ito kasi ang kadalasang pinagtatalunan namin. Kaya para wala ng gulo, umuwi na lamang ako kung kailan tulog na ang aking asawa. Nang dumating ako sa aming tahanan, ay tahimik na sa loob. Walang ingay akong pumasok sa sala dahil may sarili naman akong susi. Nagtaka ako dahil maliwanag ang aming silid at may naririnig akong humihikbi. Bigla akong kinabahan. May nangyari ba kay Allison? Nagmamadali akong pumasok sa loob ng kwarto. Naabutan ko siyang nakatalungko sa sahig at yumuyugyug ang mga balikat na animoy humahagulhol ng tahimik. Nag-alala ako at saglit na kinalumutan ang bangaya naming dalawa. Hinaplos ko ang kanyang ulo at siya naman ay napatingin sa akin. Namumugto ang mga mata ng aking asawa habang yakap niya ang sarili. Kaya naman ay nagtaka ako ng gusto. May nangyari ba? Tinanong ko si Allison, ngunit hikbi lang ang isinagot nito. Napatayo tuloy ako at nagtungo sa kusina. Binuksan ko ang ref at kumuha ng malamig na tubig sa pitchel. Naglagay ako sa baso, saka dinala sa kanya at ipinainom. Walang imik na tinanggap ito ng babae at saka lumagok. Alam kong sa pagkakataong iyon ay medyo kumalma na siya.
Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Ngunit hindi naman ito sumasagot. Sa halip ay inalalayan ko siya upang mahiga sa kama. Alam kong hindi normal sa akin ang pagiging maalalahanin. Ngunit hindi rin naman normal ang kanyang ginagawang pag-iyak sa ngayon. Kaya naman ay hinayaan ko na lang muna siya upang mahimasmasan. Ako ay nagbihis na din at tuluyan ang tumabi sa kanyang pagtulog. Nang magising ako kinabukasan, sinikap kong maging mabuting asawa sa kanya. Niyaya ko siyang lumabas na medyo matagal na naming hindi ginagawa. Natuwa ako nang pumayag siya, kaya naman ay naghanda kami para sa araw na iyon. Nilibang namin ang aming mga sarili, namasyal at kumain sa labas, kaysaya naming dalawa. Halos tingin ko nga ay sa amin na ang mundo. Para kaming bumalik sa simula ng aming relasyon, yung nagliligawan pa lamang at hindi pa dumaraan sa mga problema. Panaka-naka kong hinahalikan ang aking asawa at nagpa siyang magbabago na ng pagtrato sa kanya. Naisip kong kay dami kong pagkukulang sa kanya na idinadaan ko lamang sa pagwawala. Gayong ako naman talaga ang may kasalanan kung bakit kami nagkakaganito. Naisip kong humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng pananakit at pakikipag-away ko sa kanya. Umiyak si Allison at tinanggap ang aking pagpapakumbaba. Maya-maya pa ay namutla siya at nagpaalam na pupunta sa banyo. Ramdam kong may kakaiba sa kanya dahil panay ang kanyang pagduwal at pagsusuka. Nangyayain ko siya pauwi ay hindi ito tumanggi. Kaya naman na makauwi kami, natigilan ako nang muli na namang siyang nagduwal. Sabay sabing ayaw daw niya ng amoy ng aking sigarilyo. Natulala ako matapos bumalya ang pinto ng banyo pasara. Natigilan ako. Para siyang naglilihi. Iyon ang birong hindi ko naisatinig sa harapan niya. Nang muli kasing bumukas ang pinto ay nagulat ako nang makitang tila may nagbago sa kanyang katawan. Ang kanyang impis na tiyan ay nagkaroon ng umbok. Ang kanyang mga mata ay nangangalumata at tila gutom na hinahalugog pa niya ang rep dahil nauuhaw at nagugutom raw siya. Kahit na ang totoo ay kakakain lang namin. Biglang nag-iba ang aking pakikitungo sa kanya. Nagduda ako sa kanyang mga galaw. Biglang sumagi sa aking isipan ang ginawa niyang pag-iyak at paghagulhol. Masyado nang marumi ang aking isipan ngayon. Kaya naman upang walang gulo ay kalmado akong nagtanong. Maayos akong nagtanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Humahagulhol si Allison at sinabi niyang buntis ito. Magwawala na sana ako nang sabihin niyang hindi tao ang gumawa noon sa kanya. Napangisi ako at tinanong siya kung niluloko niya ba ako. Aniyay hindi raw niya ako magagawang lokohin. Nagulat ako dahil bawat oras ay parang lumalaki ang kanyang tiyan. Sa ilang oras nga ay tila buwan na ang itinubo ng sanggol mula sa kanyang sinapupunan. Doon na ako nagsimulang matakot. Sa nakalipas lang ng 6 na oras ay tila ba malapit na siyang manganak. Kaya naman upang makasiguro ay nagpatulong ako sa aking mga kaanak at nagpatawag ng albularyo. Maging sila ay nagimbal nang makita ang itsura ni Allison na noon ay malaki na ang tiyan at mukhang malapit ng manganak. Naalarma ang albularyo. Paano raw lumaki ng ganoon kabilis ang tiyan ng aking asawa? Ako man ay nawala ang bahid ng pagsiselos at napalitan ng pangamba. Kahit natatakot ay inalo ko si Allison na noon ay takot na din para sa kanyang sarili. Tinatahip ng kaba ang aking dibdib, lalo na't iilang minuto na lang ay manganganak na ito. Kung tama ang aking teorya, sa bawat pagtunog ng orasan ay mas nawawalan ako ng pag-asa para mailigtas ang aking asawa sa nangyari sa kanya ngayon. Nang sumapit ang 9 na oras, nagulat ako nang huminga ng malalim si Allison, sabay iri ng pagkalakas-lakas. Hindi siya nagtagumpay sa una, pangalawa at pangatlo. Pero pagsapit ng 4 na iri, ay tila ba buong lakas na niya ang kanyang ginamit. Hanggang sa walang ano-ano, pumutok ang kanyang tiyan. Sumabog ang mga laman loob,
sariwang dugo at may lumabas na maliit na sanggol sa kanyang sumabog na laman. Nagsitakbuhan na ang mga kaanak ko. Ako naman ay natulala nang makitang mabangis na umaangil ang sanggol at ipinakita ang kanyang nagtutulisang mga ngipin. Hindik na napaatras ako nang makitang kinain niya ang nagkalat na lamang loob ng aking asawa. Tinaboy ko ang nilalang, ngunit hindi niya ako pinansin. Sa halip ay singay niya ang nagkalat na dugo at sinimot ang nadurog na laman. Tila ito isang maliit ngunit mabangis na hayop habang nilalantakan ang lahat ng parte ng katawan ng aking asawa. Napasalampak ako sa sahig at nag-iiyak. Ginahasa ang aking asawa ng aswang. At kahit kailan, wala pang babaeng matagumpay na nabuhay mula ng gasain ng nasabing nilalang. Tila ba isang iglap ay kadaling nawala ni Allison sa akin. Ang mga tawa, tuwa at paglalambingan namin kanina ay siyang huli na pala. Nanginginig na tumayo ako at kumuha ng palakol. Kailangang mamatay din ang pumatay sa aking asawa. Mula sa bubong ay narinig ko ang ama ng munting tiyanak na humuhuni. Ngunit hindi ako magiging mapagbigay ngayong gabi. Papatayin ko sila at ipaghihigante ang aking asawa. Tinantya ko ang bigat ng palakol at walang habas na ibinagsak ang talim niyon sa tiyanak. Sa isang banat ko lang ay putol agad ang kanyang ulo. Kaya naman ay humagulhol ako sa harapan ng aking asawa. Hindi sapat ang ginawa ko upang maibsan ang sakit ng paglisan niya sa mundo nang dahil lamang sa mga pang-abusong nilalang. Tumayo ako at nagdesisyong lalabas. Ang ama naman ngayon ng pinatay kong anak ng aswang, ang aking kakatayin.